Hey guys, for this video, let's see dito sa may Xiaomi Redmi 10 sa may Infinix Hot 11S saka po sa Tecno Camon 18 ang the best choice guys para sa kanyang performance sa may camera niya saka sa design dahil lang sa specs nila guys is magkakamuka like ang nasa GPU nila guys na Helio G88 saka sa main camera nila guys na naka 50 megapixel yung nasa Infinix saka yung nasa Xiaomi at naka 48 megapixel naman guys yung nasa Tecno. Tara, simulan na po natin. Starting guys sa may presyo nila, 8.5 guys ang SRP ng Redmi 10 na meron 6GB saka 128GB na version. Meron din guys na 4GB saka 64GB do na meron 7.5 naman ng SRP. Yung Hot 11S naman guys is merong 6GB saka 128GB na version na merong 7,990 na SRP. Meron din siya guys na version na 4GB, 64GB na nakakahalaga naman na 6,990. Ito naman guys yung Tecno Camon 18 na merong 9.5 na SRP. Isang version lang siya guys na merong 6GB saka 128GB na version. Sa physical design naman nila, lahat po sila guys is naka plastic back saka plastic frame sa may mga gilid nila at naka side mounted fingerprint po sila. Yan po yung mga fingerprint nila at naka type C po sila ng charging port na meron pang headphone jack. Yung headphone jack naman ng Redmi is nandito sa may ibabaw. Preferred ko guys sa design nila is kung ako yung pipili is mas gusto ko yung Tecno. Yan. Yung color white yung gusto ko, hindi ko gusto yung kulay na to. Sa specs naman nila guys sa may display, naka 6.5 inches guys yung Redmi 10. Yan. At naka 6.78 inches naman guys yung Infinix Hot 11S. At naka 6.8 inches naman guys yung Camon 18. Lahat sila guys is naka IPS LCD display. At naka 9/3 guys na refresh rate po silang tatlo. Yun guys, naka punch hole selfie camera po silang lahat at naka 8 megapixel guys yung Xiaomi saka po yung Infinix at naka 16 megapixel naman guys yung Camon 18. Ito guys yung sample shots natin sa kanilang rear camera. Sa front camera guys, saka sa portrait mode nila. Ito yung unang sample shots natin. For me, kung papansin nyo, yung kuha ng Tecno is mas maganda yung color niya compare sa dalawa na medyo pale or maputla yung kulay. Sa portrait mode naman nila, still kitang kita natin na mas maganda yung kuha ng Tecno. At kung papansin nyo din yung kuha ng Redmi guys, hindi siya ganun ka sharp, medyo blurred po yung kuha niya. Isang portrait mode pa guys, at dito kitang kita natin na maganda yung kuha nilang tatlo. Detailed at sharp pa. Basta lang guys, maganda yung lighting condition natin. At sa kanyang front camera naman, still maganda yung kuha ng Tecno compare sa may Redmi at sa Infinix. Kaya for me, sa camera nila, sa may front, sa back, at sa may portrait mode, malino na mas maganda yung kuha ng Camon 18 kahit pa naka 48 megapixel lang siya sa likod at kitang kita natin na maganda rin yung kuha ng 16 megapixel niya sa may front camera niya compared dito sa may Redmi sa may Infinix. Sa performance nila, tinest ko sila dito sa may NB-Toke 20 all high settings. Same na same lang sila halos kayo sa kanilang performance, hindi tayo makakita ng malaking difference sa kanila. Dahil nga pares na naman sila ng processor na Helio G88. Kaya ang babasihan na natin dito guys is yung kanilang camera at yung preferred nyo na display. Dahil for me, kung gamer tayo is yung Infinix or yung Tecno yung pipiliin natin dahil nga mas malaki yung display niya. Pero kanina nga nakita natin na sa kanilang tatlo, Camon 18 ang panalo sa camera test natin. Kaya para sa akin dito sa tatlo na to, Camon 18 ang best choice sa display, sa design at sa kanyang camera. Sad to say, sa tatlo na to, para sa akin yung Redmi 10 ang hindi pinakasulit sa kanila. Kayo guys, ano yung prepare nyo dito sa tatlo? Comment nyo lang din po sa baba guys. I hope nakatuloy yung video na to. Till next video po, thank you for watching.